Magandang umaga po mga kabayan. Welcome po sa ating panibagong update rito po sa LRT 1 Cavite Extension. Sa portion po ito ng depo sa may C5 Extension mga kabayan. Ayan na po mga kabayan, yung bagon mismo. Test run na po yan mga kabayan. Ayan ay approaching na po yan doon sa mismong Cavitex, no? Paliko yan doon sa dulo. Ayan na po. Ang kabuuang haba po nitong LRT1 mga kabayan ay may haba itong 32.4 kilometers. Ang extension naman po ay mayroong 7.7 kilometers mga kabayan mula dito sa Baclaran hanggang Niog, Cavite. Sa ngayon po sa partial open sa darating na December 2024, itong limang station muna, Redemptorist, Mia at Isherwood Station, Ninoy Aquino Station, at Dr. A. Santos Station mga bayan. Masisilayan natin yung harap natin. Ito po yung Ninoy Aquino Station mga bayan. Comment po down below sa mga engineer dyan at sa mga eksperto itong pinakahuli mga bayan. Oh. Pinakasolid na simento. Ano po ito? Parang tangke or dyan po nilalagay nila yung mismong power supply ng station. Comment po down below sa mga eksperto. Maraming salamat po. Ayan na po, ini-install na po yung mismong elevator mga bayan, no? Yan sa ating harapan. Yan na po yung elevator, no? Ini-install na po nila. Ito na po yung Mia Station mga bayan, no? Katapat lang po ito sa mismong Coastal Mall, no? Dati. Ngayon po ay wala na, nabura na po sa mapa ang Coastal Mall. Tinatayuan na po ngayon ng mga condominium yung mismong tapat side sa PITX mga kabayan. At ito na ngayon yung mismong Mia Station ay ready na po sa pagbubukas sa darating na last quarter ngayong taon 2024. Napakinis na at nakahanda na po mga bayan. Ito naman po mga bayan yung Redemptorist Station sa tapat mismo ito ng Baclaran Church, no? Ito po yung pinakaunang station sa LRT1 Cavite Extension.
Masilayan din po natin mga bayan, talagang handang-handa na po itong Redemptorist Station, no? Sa pagbubukas sa last quarter ngayong taong 2024. Magkasabay lamang po ito sa Dr. E. Santos at mismong Mia Station, at ang medyo nahuli itong PITX, no? Asia World Station mga bayan. Medyo may mga rebars pa nga sa ngayon at mga scaffolding, no? Hindi pa natanggal sa labas. Ito na po yung footbridge mga bayan, no? Walang bubong po yan. Ito na po yung footbridge patawi dito sa Baclaran Church. Itong Baclaran Church mga bayan sa bandang kanan. At sa bandang kaliwa, ayan na po yung Redemptorist Station mga bayan. Tapos na po, handang-handa na po ito, no? Tapos na, matagalan tapos mga bayan. At itong Redemptorist Station mga bayan, pinapakinis na lamang po ito sa ngayon, no? Pinakinis ng husto mga kabayan. Ito yung pinaka entrance ng footbridge, ayan po. Dito na po ito sa gilid ng Baclaran Church, no? Ayan. Sa mga nagtanong bakit raw hindi nila nilagyan ng bubong, ay alam nyo na mga bayan, kung lalagyan mo yan ng bubong, automatic yan, napakaraming vendors sa taas, no? Sigurado naman pag open na po nitong extension na ito ng LRT ay walang makakapagtinda dyan sa taas mga bayan, dahil hindi po ito gaano kalapad, no? Maliit lamang po ito mga bayan, patawi doon sa mismong station ng Redemptorist. Ayan, kaya isa din po yan sa sinadya na walang bubong. Ayan na po yung alignment, bandang kanan, ayan na po yung Baclaran mismo, yung dinugtungan itong LRT1. Bandang kaliwa, ayan na po yung station, ayan po. Handang-handa na po sa pagbubukas ngayong last quarter ngayong taong 2024, itong extension ng LRT1. At yung mismong tatlong station mga bayan, Las Piñas, Zapote at Niyog, ay hindi pa po sa ngayon na umpisahan pagtrabaho, no? Hindi po natin alam kung ano ang punot dulo, bakit hindi pa sila nag-proceed ang pag-construct ng tatlong station. Ito na po yung gate ng Baclaran Church mga bayan, no? Ayan. Tuloy po kayo. Yan na po yung ito na po yung Baclaran Church, no? Ilang hakbang lamang mga kabayan, ayan na po yung footbridge. Patawid mismo doon sa station ng LRT1. Ayan po. Yan. Halos 10 hakbang lang mga bayan. Andiyan. Yan na po yung mismong footbridge patawid karugtong na po doon sa station ng LRT1. Ito na po yung Redemptorist Station. At ito naman sa bandang kanan, ayan na po yung alignment papunta doon sa pinakauna, no? Yung dinugtungan nitong LRT. Maraming salamat po mga bayan, purka studio hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Maraming salamat and God bless po sa lahat.